Tonya de la Cruz, kayo ay hinahatulan ng hukumang ito na mabilanggo ng 12 taon, 6 na buwan at 9 na araw sa pambansang piitan ng kababaihan. Tony! Bakit ngayon ka lang? Saan ka natulog? Eh, Dad, may ginawa ho kasi kaming assignment. Eh, medyo ginabi na ho kami kaya kinasampagitan na ho ako nakitulog. At saka, isa pa Dad, masyadong malayo tong bahay natin sa eskwelahan ko. Malayo? Kaya ka nakitulog? At bakit ang muyala ka? Kung nalalayuan ka dito, may bahay tayong malapit sa pinapasukan mo, di ba? Doon ka tumira! Sorry ho, Dad. Isa pa. Mula nang mamatay ang mama mo, kung hindi ka lasing, ay umaga ka na kumuwi. At kung ano-ano pang problema ang dala mo! Tony, kaya ako nagkakaganito. Ay para naris kaputihan mo. Hindi ko ibig mangyari na magsisira. Bandang huli. Anak, magiging magulang ka rin. At doon mo mararamdaman kung paano ang isang ina sa kanyang anak. Bronson, Jimmy, Maru, sana maging maligaya kayo sa inyong kinaroroonan. Maru, maraming salamat. Dahil sa'yo, nakilala ko ang tunay kong pagkatao. Mahal kita. Alam kong darating din ang panahon na muli tayo magkakasama-sama. Antonia, nandito na tayo. Wala. Halika na, sige na. Siguro naman ay alam mo na kung anong magiging kalagayan mo dito. Una, habang nandirito ka, bago ka sumuway, sundin mo muna ang anumang batas na pinaiiral dito sa koreksyonal na ito. Higit sa lahat, kailangan maging mapagpakumbaba ka. Isa yan sa maaaring maging batayan ng iyong record dito. Opo. Tatandaan ko po. Salamat. At sana huwag mo rin kalilimutang tumawag sa nasa itaas.
Hoy! Bakit? May dalaw ka. Sino raw? Daddy mo. Talaga? Mm-mm. Ako na magtutuloy niyan. O sige, salamat ha. Okay lang. Dad? Honey. Kumusta ka na, Iya? Ito po. Katulad pa rin ang dati. Kayo, Dad. Kumusta na kayo? Mabuti naman. Tsaka pala. May dala akong pagkain at prutas para sa'yo. Salamat po. Iha. May pakikiusap sana ako sa'yo. Ano ho yan, Dad? Kapag nanganak ka na, ako na ang magpapalaki sa'kin, Apo. Ang hangad ko lang naman ay magandang kinabukasan ng aking Apo. Dad, may hihilingin mo sana ako sa inyo. Sabihin mo, Iya. Ang gusto ko sana, bago niyo kunin ang aking anak, mabinyagan siya rito. Yun lang pala. Masusunod, Iya. Pabibinyagan natin ang bata dito. Salamat, Dad. Asahan mo. Magiging isa siyang mabuting bata. At kung maaari sana, kapag malaki na siya, at hanapin niya ako. Sabihin mo sa kanya, patay na ako. Ano? Please, Dad. Kung yan ang ibig mo mangyari, siya kong gagawin niya. Salamat, Dad. Salamat. Tony, bakit? Ang hanganak ni ata ako! Sandali lang ha. Tatawagin ko lang yung guard. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tayo'y nagagalak at nagkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para kay Maru Jr. na magiging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Bilang magulang ng batang ito, nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayan ng Kristiyano? Nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutang hubugin ng inyong pinabinyagan sa diwa ni Kristo? Opo. Kayo namang mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa magulang na akayin ang inyong inaanak sa pananampalataya? Opo. Bilang kinatawa ng kapilyang ito, ikinagagalak na tanggapin ng sambayan ng Kristiyano ang inyong anak sa pamamagitan ng pagkukrus sa kanyang noo. Kaya't kayong mga ninong at ninang ay inaanyayahan kong krusan sa noo ang pinabibinyagan ninyo. Dad, kayo mo pala sa kanya. Huwag niyo po siya pababayaan. Huwag kang magalala, Tony. Hindi ko siya pababayaan. Alis na. Thank you.
Sandali lang po. Pinitimpla ko itong gatas mo. Nandiyan na, nandiyan na. Naku, itong apo ko. Gutom na. Apo. Yan, dito na. Dito. Gutom na gutom ang apo ko. Pagtapos ito, tulog na. Junior, inumin mo ito ng gatas mo para mabilis ka lumaki, ha? No? Gatas naman? Anakin na ako, ha? Ano ba ang gusto mo? Iniinom mo yung lolo. Nakamang ipid, eh. Beer? Bawal pa sa'yo yun, eh. Si Idol ang ipid, eh. Ataling atuntutan, kapaliran. Ang galing-galing talaga nitong apo ko. Yaya! Hoy, naglalaro nga po ko, ah. Senyor, may dalawang laruan para sa'yo. Kiss mo na, lolo. Kiss mo na. O, sige, buksan mo na. Tingnan mo ko ano yan, ha? Tulungan na kita. Maganda yan. Maganda yan, apo. Oh, ang hirap na mabuksan ito. Eh, sirayan natin. Maganda, di ba? Ama po, Lolo. Marami pa akong bibiling para sa'yo. Tony. Mga estudyante sila. Gusto ka raw makausap. Tungkol saan? Kung bakit ka raw nandito at kung anong dahilan. Sige, kauna ang bahala sa kanila. Maiwan ko na kayo. Maraming salamat po, ma'am. Upo kayo. Pwede ko bang malaman kung saan eskwelahan kayo pumapasok at tuloy na rin kung ano may paglilingkod ko sa inyo? Sa St. Paul's College po, nagsadya po kami dito dahil sa aming assignment. Tungkol po ito sa kung paano kayo napasok dito. Mahabang salaysayan. Pero kung yun talaga ang pinunta ninyo rito, iisa-isahin ko sa inyo mga pangyayari. Salamat po. Malaking tulong po yan. Talaga po. Opo, ma'am. Lima kami magkakaibigan. Ako, si Maru, Jimmy, Bronson, at Sampagita. Alam nyo, matagal na tayo magkakasama. Mula pagkabata natin, hanggang sa ngayon, tayo-tayo pa rin. Pero, parang may kulang pa rin.
Bakit, Tony? Ano pa bang inaakala mong kulang pa sa atin? Siya nga naman, Tony. Ano pa ba yung sinasabi mong kulang? Meron pa. Ano ba yun? Ang pangalan ng ating grupo. Katulad ng fraternity. Right! Yan na lang ang kulang sa atin. Eh, ano naman ang ipapangalan natin? Oh. Edi pag-isipan natin kung anong magandang ipangalan sa ating barkada. Huwag nyo nang kultahin ang mga isip nyo. Yan, matagal ko na sinasabi sa inyo. Ayaw nyo kasi magsipag-aral ng mabuti. Napakaliit at napakasimpleng bagay. Hindi nyo pa maisip. Sige nga, Bronson. Pakita mo sa amin ang talino mo. Hoy, Maro. Huwag mo akong hamunin. Baka nakakalimutan mo. 15 years ako nag-aral sa College of Law. Sige, Bronson. Ipakita mo ngayon sa amin ang pinagyayabang mong 15 taong ka na sa pagkuha mo ng abugasya. Sige, Bronson. Sabihin mo na yung laman ng utak mo ngayon. Kung meron, na. Eh, anong ipapangalan mo sa ating samahan? Bronson! Masakit eh! Dahan-dahan lang, tol! Konting tiis na lang, Tony. Dahil sa bawat tusok ng mga crime na to, ay ang simbolo ng ating... Bronson, pingin naman yung yosi mo. Aba, balingit. Napapansin ko, maya na yung hingi mo, ah. Yan ang hirap sa'yo, eh. Nagbibisyo ka, hindi ka mamuhunan. Paminsan-minsan lang naman. Anong paminsan-minsan? Padalas! Aba! Namimigay ka pa. Nanghihingi ka na nga eh. Ang mahal-mahal na sigarilyo ah. Thank you ah. Oh! Tara! Masyado kang seryoso dyan, Bronson ah. Ewan ko lang kung hindi ka pa maging honor niyan. Nalalapit na ang bar exam. Tara, Sam. Pasok na tayo. Oo, sige. Uy. Paano? Huwag na kayong pumasok. Oh. Tara na, ano ba? Tama na yan. Maglakwatsa na lang tayo. Hindi pwede, no? Ang dami-dami na nga naming absent, eh. Okay. Bronson, masyado kang seryoso sa pagre-review mo, ah. Baka bumagsak ka pa niyan. Baka hindi ka pa maging honor niyan. Oo. Oh. For the first time, ngayon lang kayo makakakita ng bar exam. Perfect score. Talaga, ah. Patutunayan ko sa inyo yan. Maru? Oh. Mamayang pag-uwi mo, pwede ba akong sumabay sa'yo? Ah. Saka na lang. May pupuntahan pa ako eh. Ah. Oh. Sige, salamat na lang. Oh, doon muna tayo sa kantin. Tara. Oh. Ayan, magpalamig ka muna, ha? Salamat po. Kailan kayo dumating na mama mo mula sa Amerika? Kagabi lang po. Oh? Opo. Kumusta naman siya? Mabuti naman po. Pinakukumusta nga po pala kayo. Hindi na po nakasama dahil... Napagod po sa biyahe. Ah, ang amiga ko. Mahina na siguro. Ay, siya ka pala. Ano ka palang kursong kinuha mo? Alam kong pangarap mo maging isang abogado. Doktor po. Ang natapos ko. Doktor? Eh, si mama rin po ang nasunod eh. Ah, mama mo talaga, oo. Basta't gusto niya, ang nasusunod. Hmm? Eh, si Sampaguita, ho. Kumusta na? Naku, pangaralan mo ang batang yan, ha? Puro barkadang ina. Gusto na nga ng papa niya padala na sa States. Mapalayo lang sa mga barkada at makatapos ng pag-aaral. Eh, anong oras yung uwi niya? Yan ang hindi ko sigurado kung anong oras ang uwi ng batang yan. Eric? Ikaw nga ba? Hi. Hi. Kumusta ka na? Mabuti. Hi. Ma. Ikaw, kumusta ka na? Mabuti rin. Iha?
Alam mo, tapos na ng pagka-doktor si Eric. Ah, talaga? Buti ka pa. Ako eto eh. Estudyante pa rin. Oh, sige na! Magbihis ka na at kanina ka pa niya hinihintay. Lalabas daw kayo. Talaga? Oo. Sandali ah. Okay, magbihis sige. Magbihis lang ako. Oo, baka buti ka pa rin sa oras dyan. Bilisan mo! Hi! Oh, ikaw pala. Bakit? May kailangan ka ba? Ha? Wala. Kung wala, bakit nandito ka? Kasi hindi ako makatulog. Gusto ko sanang uminom kasama kita. Ito, may dala nga akong maiinom natin. Halika. Tuloy ka. Tuloy. Maupo ka muna. Kukuha lang akong baso sa loob. Pagita. Sino itong lalaking to? Schoolmate ko. Schoolmate mo? Bakit ka nakikipaghalikan? At ikaw, sino ka rin ba? Ako? Ako ang boyfriend niya. Totoo ba yun, Sam? Hindi naman pala eh! Galit. Matagal ko nang naging boyfriend yun eh. Akala ko hindi na siya babalik. Ba't di mo sinabi sa akin? Ginawa mo akong gago. Dalawa pala kami. Ikaw naman, Sam, oh. Hindi mo ba alam na bawal yan mamangka sa dalawang ilog? Heinous crime yan, ah. Ayan ka na naman, Bronson, eh. Alam mo na ang aning-aning na nga to sa galit, eh. Ginagatungan mo pa. Labo mo rin, eh. Alam nyo, kung hindi kayo magkasundo, maghiwalay na kayo. Yes! Tama na, Jimmy. Magbati na kayo. Tara, sakay na. Tara, guys. Maru! Oh. Saan kayo pupunta? Lalakwatsa. Sama naman ako. Hindi pwede. Di sasali ako sa grupo. Makulit ka rin naman. Sinabi sa'yo hindi pwede. Maru, harbor ko na siya. Bahala ka. Come on, baby. Matilda, ating gabi na, gising ka pa. Hinihintay mo na naman ang anak mo. Malaki na si Sampaguita. May isip na yun. Alam niya na ang kanyang ginagawa, tama man o mali. Uuwi rin yun. Carlos, babaeng anak mo. Babae. Dapat sa ganitong oras ng gabi, nandito na siya. Hindi rin naman ako makakatulog hanggat hindi pa siya dumarating eh. Halika na. Matulog na tayo. Halika na. Thank you.
Gina. Bukas, ha? Oo. Sige, ha? Sa pa? Bukas, ha? Sige. Bye. Sino ang lalaking kasama? Saan ka galing? Sino ang lalaking kasama mo at saan ka galing? Ano? Jimmy yun. Namasyal kami. Namasyal? Ganitong oras ng gabi? Madaling araw na, ha? Saan ba talaga kayo galing? Anong pinagagawa sa lalaking yun at inabot ka ng ganitong oras sa daan? Sumagot ka! Ano? Ano bang kaguluhan niyan? Eto. Eto kanak mo ngayon lang umuwi. May kasamang lalaki. Kinitid siya ng lalaki sa labas at pinagalikan dyan. Nakita ko! Ba't ka naman inumaga ng uwi, anak? Saan ka ba galing? Eh, Papa. Nag-disco lang naman kami. Nag-disco? Tingnan mo. Sinabi mo kanina sa akin na masyan. Ikaw, marunong ka na magsinungaling. Sabihin mo sa akin ang totoo! Hoy, anong ginawa sa'yo na lalaki? Ano ba naman kayo? Tatanong-tanong kayo pag sinagot naman kayo. Ayaw nyo naman maniwala. Panay naman ang paghihinala niyo eh. Naantok na ako. Matutulog na nga ako. Hoy, hindi pa ako tapos sa'yo! Kailangan maputol na yung kalokohan mo! Eh, ano bang kalokohan ang sinasabi ninyo? Wala naman akong kasalanan ah. Tsaka, para sa akin, hindi naman kasalanan yung sumama ka sa lalaking gusto mo, di ba? Kahit saan. Saan ka ba talaga galing? Okay, fine. Gusto nyong malaman, ha? Gusto nyong malaman, ha, pa? Si Jimmy yung kasama ko, nag-iibigan kami, tapos nagpaplanong mag-live-in. Live-in? Iha. Napakabata mo pa para mag-isip ka ng ganyan. Napakabata? Ako? Okay ka lang pa? Well, you're too late, Papa dear. Dahil ibinigay ko na kay Jimmy ang puso ko at ang puri ko. Carlos! Carlos, bakit? Pa? Carlos! Pa? Ano nangyari sa'yo? Ayop! 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 Mabalis ka! Carlos! Pa? Ano sinawa ka? Yaya! Yaya! Ano sinawa ka? Carlos! Carlos! Tess, tayo na. Paano po si Sampaguita? Pabayaan mo na siya. Doña Matilda, nakikiramay ho kami. Hindi ko kailangan ng pakikiramay niya. Bastos din itong matandang ito eh. Tayo na. Pa, bakit ganun si Mama?
Anak din naman niya ako, di ba? Bakit hindi niya ako mapatawan? Maro! Agrabyado ako sa inyo, eh. Bakit? Inahiya mo ako sa pagita. Marami lang kayo nun, eh. O ngayon, nag-iisa ka. Ano? Agrib ka. O ngayon, ha? Sampaguita, may pulis na naghahanap sa'yo. Gusto ka raw makausap. Bakit ho? Maaari ho ba kayong kausapin ni Hepe? Tungkol ho saan? Natagpuan ho namin patay si Enrico Diaz. Ha? Si Eric patay? Ano hong kinamatay niya? Marami siyang saksak sa katawan. Eh, bakit naman ho akong iniimbitahan? May ilang katanungan lamang kaming gustong malaman sa'yo tungkol sa biktima. Sige ho, sandali lang. Magbibihis lang ho ako. Maru? Paula, bakit ka nandito? May sasabihin sana ako sa'yo. Bakit? Anong kailangan mo? Sinundan kita. Bakit? Kailangan panagutan mo nangyari sa atin. Ano? Naloloko ka na ba? Maru, dediretsahin na kita. Kung hindi mo ako pakakasalan, isusumbong ko sa mga pulis ang pagpatay mo kay Eric. Patrick.
Mama. Pwede ho ba kayong makausap? Wala na tayong dapat pag-usapan. Mula ngayon, gawin mo na ang gusto mong gawin. Ayokong sumunod sa papa mo. Bahala ka sa buhay mo. Sige, natutulog na ako. Yaya? Hmm. Si Mama? Umalis. Eh, saan daw ba nagpunta? Sa Bangkok daw. Bakit hindi ba nagpaalam sa'yo? Hindi ho eh. Eh, kailan ho ba ang balik? Aba eh, may dalang dalawang maleta. Kaya siguro matatagalan yun. Sampa, hindi mo masisisi ang mama mo. Alam mo, masama pa ang loob niya sa biglaang pagkamatay ng papa mo. Nilipas din ang galit niya sa'yo. Tingnan mo, isang araw, siya pa ang maghahanap sa'yo. Alam mo, tama ka sa sinabi mo, Tony. Wala ngang ina ang matitiis ang sarili niyang anak. Pero ibang klase magalit ang mama ko eh. Pag ikaw nagkasala sa kanya, nakatanim na sa isipan niya yon. Eh, bakit ba ako sinisisi niya sa pagkamatay ng papa ko, ha? Kasalanan ko ba kung mahalin ko si Jimmy? Talaga lang sigurong hindi niya ako mahal. Alam mo, wala ka namang kasalanan sa pagkamatay ng papa mo eh. Pero si Jimmy, maaaring tama ang mama mo. Alam mo, iwasan mo siya. Maaaring wala kay Jimmy yung hinahanap ng mama mo. Sam. Nandito ako. Handa akong tumugon sa mga problema mo. Tutulungan kita. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Ipaparamdam ko sa'yo ang ibang klaseng pagmamahal. Sam, pwede ba tayo mag-usap? Ano bang pag-uusapan natin, Tony? Mukhang hindi ko ata gusto ang dating mo, ah. Akala ko ba lalayuan mo na yung Jimmy yun? Eh, bakit sweet pa rin kayo? Yun ba? Yun ba pinagpuputok ng butsi mo? Tony naman, alam mo naman, di ba? At ng buong grupo, kung anong relasyon meron kami ni Jimmy. Eh, ako! Ha? Pagkatapos ng May na magitan sa atin, ano mo ko? Eh di friend. Best friend. Friend, best friend. Ganun lang yon. Pagkatapos ng lahat. Akala ko ba, mag-steady na tayo? What? Tony, ano man ang nangyari sa ating dalawa, eh, ituring mo na lang na isang masamang panaginip na hindi na maaaring maulit pa. Aminin nating kapwa tayo babae. Isa pa, pareho tayong nakainom. Siguro,
Dala lang yun ang mabigat na problema ko kay Mama. Pero Sam, paano ako? Tony, huwag mong ilagay dito ano man ang namagitan sa atin. Magising ka na sa katotohanan. Magkabaro tayo. Ikaw, mahal kita bilang kapatid ko. Si Jimmy, mahal ko siya bilang kasintahan ko. Unawain mo ko. Please, huwag kang magalit. Tony! Kayo ay isang... Nung panahong yan, oo. Nasaktan ako. Nang dahil sa... may namagitan na sa amin ni Sampaguita. Sila pa rin ni Jimmy. Eh, nang malaman po ninyong may relasyon pa rin sina Jimmy at Sampaguita, ano pong ginawa niyo, ma'am? Masamang masamaan loob ko nun. At hindi naman nagtagal. Natuklasan ko na isa pala akong tunay na babae. At yun ay sa pamamagitan ni Maru. Tol, upo ka. Tony, hindi mo pa ako sinasagot. Ano ba talaga problema mo? Alam mo, Tol, masakit eh. Masakit dito. Alam mong mula pagkabata natin, mahal na mahal ko na si Sam. Tony, hindi maaaring mangyari ang iniisip mo. Magkakaibigan tayo, hindi ba? Babae ka, Tony, at babae rin si Sampaguita. Alam mo, Tol, akala ko ba naman eh, kaya ka nagpunta rito para tulungan mo ako sa problema ko. Eh, ang labo mo, pare. Sinusumbata mo pa ako niyan eh. Eh, anong gusto mong gawin ko, ha? Tony, magising ka naman sa katotohanan. Nandito naman ako't alam mo yan. Alam mo, pare, lasing ka na eh. Corny mo, ha? Tony, hindi ako lasing. At hindi rin ako corny. Nandito ako para sabihin ko sa'yong mahal kita. Alam mo yan. Nung nagkaroon po kayo ng relasyon ni Maru, ano pa pong naging karanasan ninyo magkakaibigan? Natutuhan namin ang mag-take ng drugs. At dahil sa bisyong yon, bumili kami ng mga baril. At nakatuwa namin pasukin ang isang drugstore. Johnson, maiiwan ka na muna rito. Tara. Dito. Oh, edi yung pinangako ko kanina. Brad, anong ginagawa mo dito? Wala, papahangin lang mo. Bukas yung butika. Tara natin.
ng baril yun, ha? Si Bronson! Tara! Bronson, bakit mo pinaril yun? Pwede namang hinala, eh. Tama mo lang yan, eh. Ikaw talaga kay Jerry. Huli! Bronson! Sakin na, Sam! Tony, sakin! Sir, si Camacho na dali, ha? Paano ba ang nangyari? Ba't namatay si Bronson? Wala ka naman kasing ginawa kundi matulog. Kaya wala kang alam sa nangyari. Ansiba mo kasi sa gamot, eh. Tama na yan. Huwag na kayong magsisiyan. Wala na tayong magagawa. Eh, paano tayo ngayon? Anong gagawin natin? Siguro, doon muna tayo sa bahay ng airpat ko. Oh, Aling Glo! Aba, Tony. Bigla-bigla ka kung dumating, ah. Sino ba yung mga kasama mo? Mga barkada ko, Batch. Oh, mga tol. Katiwala ng tatay ko rito, si Aling Glo. Oh, Aling Glo, ang papa nasan? Kaalis lang, ah. Eh, saan daw ho nagpunta? Siyempre, alam mo naman ang papa mo, eh. This is number two. Talaga tong si papa, oh. Eh, Aling Glo, baka pwede niyo naman kaming pagluto ng pagkain. Gutom na kami. Oh, sige. Sandali lang namang magluto, eh. Tara, mga tol. Tara. Daan. Tara! Tara! Huwag naman, battery! Jimmy! 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 Malis sa kayo. Jimmy! Malis sa kayo. Hindi kita maiiwan dito, Jimmy. Hindi ko nakakayanin. Tumakas sa kayo. Malis. Malis sa kayo. Hindi ako malis dito. Sam. Malis na kayo. Sam, tama na. Sam, tama na. Ayaw. Malis na kayo. Sam, halika na. May mga pulis na. Halika na. Sam. Tumakas sa
Sampagita, alam ko naging malaking bahagi na sa atin si Jimmy. Katulad mo, kaibigan niya rin kami. Kami rin ay nalulungkot sa pagkawala niya. Pero mas, higit ang kalungkutan na nararamdaman mo. Sampa, huwag ka na lumuha. Isipin na lang natin siya lumayo at umalis sa ating grupo na hindi nababalik kailanman. Dahil sa ngayon, hindi lang batas ang kalaban natin. Tandaan niyo ang sumpahan natin. Malagasan man tayo ng isa, hindi pa rin masisira ang grupo. Tulad natin ngayon, ang mga panggatong na yan ay unti-unting nauubos ng apoy hanggang sa maging abo. Maru, ngayon lang ako nakakaramdam ng takot. Saan ang mga kasama mo? Tayo! Tayo, sabi! Ano pong nangyari kay Sampaguita? Sa kagustuhan niya makatakas,
Nanlaban siya at napatay. Ayun! Alam mo, pagod na ako. Maru, hanggang kailan tayo magtatago sa batas? Bakit? Gusto mo na ba sumuko? Ayoko. Hindi ko kayang makulong. Pero kailan matatapos ang pag-iwas natin sa kanila? Hayaan mo. Kapag nakahahon na tayo rito, lilipat na tayo sa ibang lugar na wala nakakilala sa atin para magbagong buhay. Saan man tayo makarating at kahit na ano pa ang gawin natin, meron pa ring batas na maaaring umusig sa atin. Kung ganun, sadyang maliit na ang lupang ating tatapakan. Doon tayo. Doon tayo. Tara. Thank you.
Maru! Maru, mahal na kita! Maru, di ba sabi mo? Sabi mo tayong dalawa? Maru, gumising ka sa sabog na sa sakyan! Maru! 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 Alam niyo na kung bakit ako nandirito. Sana pumili kayo ng tamang barkada. At lagi niyong pakakatandaan na walang sino mang magulang ang naghahangad na mapasama ang kanilang mga anak. Iwasan ninyo ang gumamit ng pinagbabawal na gamot upang ang mga pangarap nila sa inyo ay mabigyan ninyo ng isang katuparan. At lalong-lalo na, huwag ninyong kalilimutan. Ang mag-aliw ay hindi masama. Pero kung sumobra, hindi masarap. Kundi, isang lason. Maraming salamat po. Sige po. Na po kami. Maraming sige salamat po. Ganun po. Ganun po. Junior! Junior, bakit ka malungkot? Junior, matulog na tayo. Masama sa bata ang mapuyat. Baka magkasakit ka pa. Di ba, malapit na birthday mo. Bibili tayo ng maraming laruan para sa'yo. Halika, patulog na tayo. Lolo, about to alam, Mami, Daddy. Bakit mo naman naitanong? Si Lolo, ututo alawa o Lolo, Mami, Daddy. Lolo mo, Mami, Daddy. Junior, ang daddy't mami mo, patay na. Ba't tiraan mo tayo? Ang daddy mo, namatay sa aksidente. Ang mami mo naman, namatay nung pinanganak ka. Halika na, matulog na tayo. Apo, halika na po, matulog na tayo. Iha, malaki na ang iyong anak. Maghahanap siya ng ina. Anong sagot niyo, Dad? Ako nang sasaktan. Sa tuwing sasabihin ko, na ikaw ay patay na. At para ko na rin nakikita, darating ang araw na hindi na siya maniniwala sa aking pagsisinungaling.
siya nga pala, Iya. Malapit na ang karawan ng Junior. Dad, wala akong ginagawa. Araw-araw, gabi-gabi, tumatawag ako sa itaas. Hinihiling ko sa kanya na isang araw, magkita kami ni Junior. Sabik na rin ako makita siya at mayakap. Ginoon, tulungan po ninyo ako. Nandirito ako sa inyong harapan upang humingi ng tawad. Panginoon, kung ano man po mga nagawa kong pagkakasala, sana po ay patawarin po ninyo ako. At nangangako po ako, Panginoon, na oras na tulungan ninyo akong makalaya. Nagkagampanan ko tungkulin isang ina sa kanyang anak. At pangako, hindi na po may malilis na nandasa aking anak tulad ko at tulad ng kanyang ama. Araw-awal na po, Panginoon, nagsusumamo ako sa inyo. Naninikluhod. Sana po, patawarin po ninyo ako sa aking mga pagkakasala. Tulungan po ninyo akong makalaya. Parang awa nyo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Tony, pito tatawag ka ng superintendent. Bakit daw? May magandang balita daw sa'yo. Oh, sige. Kosa, ikaw na muna rito. Oh, sige. Okay. 1, 2, 3! Junior, ang bait ni Wiska. Wiska, oh. Sana, Lord. Sana meron akong mami, daddy. Sige, Apo. Ipan mo na. Yay! Yay! O ngayon, kakanta tayo na happy birthday, ha? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Senyor, maglaro ka muna dyan. Kawaski. Ah!
Ta! Junior, siya ang mami mo. No? Sabi nyo, ano, patay na mami ako. Ba't buhay siya? Sinabi ko ba yun? Opo. Kasi, tanda na eh. Tapos ayun siya kanapo. Matanda na lolo mo, kaya nagiging malilimutin. Pero diba ang wish mo ng birthday mo? Makita mo mami mo. Opo. Siya ang mami mo. Ikaw naman ako. Santa darling. Alam mo anak, masayang-masaya ako. Mami, ito. Thank you, anak. Mm. Ayun si Lolo. Lolo! Tawag mo si Lolo. Tawag mo si Lolo, dali. Lolo! No. Tawagin mo. Sabihin mo, ikaw ka mo, lumapit. Tawagin mo. Tawagin mo. Hi, Lolo!